Kasabay naman ang bakasyon ng ilan nating kababayan ngayong Semana Santa, ang pagbisita nila sa iba't ibang simbahan at pilgrimage sites. Kabilang na riyan ang isang milagroso umanong Batong Hugis Cruz sa Pasokin, Ilocos Norte. Makibalita tayo kay Joan Ponsoy. Halos hindi mabakante sa mga deboto ang groto ng Our Lady of Lourdes sa Baguio City. Ang halos 300 baitang ng hagdan papunta sa groto, nagsisilbing penitensya na rin daw ng mga deboto. Marami sa mga debotong nagpupunta roon ay mga may edad na. Ayon sa kanila, bahagi na ng kanilang taunang tradisyon ang pag-akyat sa groto tuwing Semana Santa bilang pasasalamat sa mga biyayang natanggap nila. Bukas inaasahang mas maraming darating doon. Sa mga papakyat pa lang ng Baguio, asahan ng may delay sa biyahe kung dadaan ng Cannon Road. Nagpapatuloy kasi ang rehabilitasyon sa riprap sa Camp 7 na nasira ng bagyo. Pero maaari namang dumaan sa Marcos Highway ang mga mamamasyal sa City of Pines. Sa Pasukin, Ilocos Norte naman, ang higanteng batong ito na Hugis Cruz ang dinarayo ng mga deboto, lalo na tuwing Semana Santa. Paniwala ng mga deboto, nakapagpapagaling daw ito ng sakit. Ayon sa mga residente, mahigit isang taon na ang Cruz na galing pa raw sa tuktok ng bundok. Ginawan na ito ng chapel na nagsisilbing dasalan ng mga namamanata. Sa bahay naman ng Batak, ang 17th century old na Santo Entiero ang dinarayo. Galing pa raw sa Belgium ang imahen. Nangitim daw ang kulay nito dahil nasunog ang bahay kung saan ito nakalagak noon. Karamihan sa mga namamanata rito ay mga may sakit. Paboritong puntahan naman ng mga deboto hindi lang tuwing Semana Santa ang Basilica de San Martin de Tours sa Taal, Batangas. Ito ay tinuturing na pinakamalaking Catholic Church sa buong Timog Silangang Asya. Itinayo ito noong 1755 at ilang beses nang ipinagawa matapos mapinsala ng lindol at iba pang kalamidad. Sa loob nito, marami ang namamangha sa disenyong maihahalin tulad daw sa St. Peter's Basilica sa Roma. Makikita rin sa loob nito ang mga antigong imahe ng iba't ibang santo. Sa Bicol naman, dinarayo ang Trinitas Home for Contemplation sa bahay ng Bakakay sa Albay. Sa kauna-unahang pagkakataon, ipinakita sa publiko ng paring si Father Vladimir Echalas ang sinasabing relic umano ng Cruz ni Jesus at ang mga relic din daw ng 12 apostol ni Jesus Cristo. Ibinigay raw ang mga ito sa kanya ng isang madre mula sa Roma. Joan Ponsoy, nagbabalita, Pilipinas.